I-describe ang iyong nanay. Si mama ko ay mabait. Si mama ko ay palagi yung minamahal. Si mama ko ay palagi akong inaalagaan pag ako'y nagkakasakit. Si mama ko ay palaging minamahal. Nagpapasalamat ako sa sobrang mahal ako ni mama. Sobrang mahal ko din siya. Si mama ko ay napagbigay, matalino, at si mama ko po ay may malambot na puso at mapagmahal at masipag po ng nanay. Malagain, mabait, at maasikaso sa amin. Mapagmahal, tapos maalaga, tapos masarap magluto, then medyo masungit. And si mama ko ay mabait, minahalin ako, kahit kahit ako, kahit ako, Describe my mom. My mom is beautiful, pretty, and pregnant every time. Si mama ay mabait na tao. Siya rin yung tipo ng tao na unahin niya muna yung iba bago yung sarili niya. Hindi siya selfish. Tapos ano, di bali nang wala siya, basta meron yung iba, lalo na kami mga anak niya. Mabait si mama, matalino si mama. At saka minsan nag-away sila papa at mama po. Kapag may sakit po ako, naalagaan niya po ako. Si mama po ay mabait, mapagmahal, at saka po malambot ang sobrang ano, maalaga, sobrang maitindi, ganyan. Siya yung nagkaasikaso sa amin sa umaga, ganyan. Siya nagluluto, tapos pag, ano, kapag wala kami sa bahay, naglilinis siya, ganyan. Tapos, mahilig siya sa halaman, sobrang hilig niya sa halaman. Tapos, gusto niya, ano, maingat siya dito. Ayaw niya ginagabi kami, ayaw niya kami, ano, nalilibasan ng gutom, ayaw niya natutuyuan kami ng pawis. Describe ko si lola ko na masipag na ano, masipag na tao. Ano, talagang matyagain siya. Hindi mo makikita sa kanya yung ano, yung katamaran, hindi mo sa kanya makita yung reklamo. Si lola ko ano, makulit, tas ano, masungit. Siyempre masungit siya in a way na ano, na mapapabuti kami. Hindi siya yung masungit na ano, tataray-tarayan ka ganun. Masungit siya kapag may ginawa ka mali, kapag hindi ka sumunod, ganyan. Kasi dapat ano, susunod kami kasi para sa amin din naman yun. Tapos makulit si lola kasi ano, dito. Kinukulit niya kami, ganun. Ano ang pinaka-memorable na linya niya para sa'yo? Jack, bili ka sa bawa. Tulong ako. Bahay. Lagi ko daw pagpulutihan yung pag-aaral ko. Maggulay kayo. Hindi kayo nagugulay. Ano na naman yan? Soft drinks na naman kayo? Lagi na lang kayo nagsusoft drinks. Okay. Sabi po sa akin ni Mama, lagi daw po. Uy, anto. Memorable na linya ni mama ko. Pag galit siya, madalas niyang sabihin yung, ay naku Kristiyano, palang araw magiging magulang ka rin. Mararanasan mo rin ang consumption. Pero pagka good mood yan, lagi niyang sinasabi, yan, hindi man lang kayo marunong magpasalamat sa Diyos. Ang biyayang tinatanggap niyo, pagdating ng Linggo, ang hirap niyo magsimba. Tapusin lahat muna ng mga trabaho bago gumala. Kumain ka na. Ang galing mo anak. Talino mo anak. Memorable line ni lola ko. Kurt, gising na. Nak, late ka na sa school.
Ano po kasi, palagi po ako nakikita po ni Lola po na nagbobomoko na para po sa tabi na inumin. Tapos palagi niyo pong sinasabi sa akin na, Apo, huwag na dyan. Apo, doon na lang sa gripo. Mahirapan ka lang dyan magbomoko. Tapos sasabihin ko na po, hindi, wala ako na po dito na po. Mag-jeep ka na. Tumang ka na dyan. Ayan, hindi kasi kayo marunong makinig eh. Ano ang pinaka-memorable moment mo kasama siya? Ang pinamasaya kong natandaan sa pinuntahan namin sa Palawi po yung kasama ko po si Mama Palawi po. Kung sabi po ni Mama gusto daw namin mag-alis, gusto. Yung kaya sabi ko po, ang jalis po daw. Punta kami SM, bili kami rice, mami, dad, yaka. Bili kami sapatos, saka sandals, saka bili kami pagkain, saka inumin. Yung tinuturuan niya ako magsalita ng kapangpangan. Mami, sama ako sa longga po. Mami, sama ako sa subic. Mami, sama ako sa water. Kapag galing po kami sa bahay, tinutulungan niya po ako sa assignment. Tapos po, pag nagdadali po ako, ay pag nagdadali po kami ng mga kamilya ko, sama-sama po siya sa amin. Yung pumunta kami sa Arcata Cinema na maglaro at maglinis. Yung most memorable ko moment pag wala si Mama, lagi lang ako nakaalala kay Lola and Lolo ko. Ano? Yung graduation ko ng grade 6? Nagbagyo. Sige, yun na lang. Nung nakasakay kami sa may bike kasi bigla ko naalala, uy, si Lana, hindi ka ba siya marunong mag-bike? Ganyan. Tapos kasi yun. Ano ba yung tinal doon? Ano ba yung tatlo yung gulong? Sidecar. Ayun yung may sidecar. Siya yung nag-gano'n. Yun lang ang kanya. Tapos hindi siya makaalis. Pinapagalitan na namin siya kasi nga, sobra may na yung tuhod niya. Ganyan. Tapos makulit, nag-drive rin siya. Nung nagluluto po kami ni Mama, masarap po na pagkain. Nagbabasa po kami ng Bible kasi po na tapos pag na kumakanta po kami ng worship kasi kasi po yung tinutulungan niya po ako mag titol yung sipol at pati po yung yung tinutulungan niya po ako sa na advice po kasi po hindi ko po naintindihan yung kalele. Ano sa tingin mo ang dapat mong gawin para mapasaya mo siya? Matigas yung ulo. Kasi kadalasan, joke, hindi matigas talaga yung ulo ko eh. Siyempre kapag may gusto ako, tapos siyempre sabihin, hindi pa ganyan, hindi pwede ganyan. Siyempre nagtatampo ako. Yun yung gusto ko pang mabago. Mas magano kami. Mas mag-usap, mas mag-banding. Pagsunod. Siguro, mag-aral, magtrabaho, at makatulong sa kanila. Siguro yung paminsan kasi di ako nagkukusa sa parang gawain bahay. So, as much as possible, tumulong sa mga gawain bahay and despite on that, nagtatrabaho na din ako, so tumutulong din sa mga bayarin sa bahay. Mag-aral ng mabuti. Bawasan ko po ang pagkukulit ko po sa magulang. Mami, gusto ako module kasi napaka-module sa bahay. Upo lagi sa desk, tsaka kulay desk, tsaka tsaka itutulog. Sabi ni Mama, pang gusto niya daw, gusto niya mapasaya siya, bibigyan ko siyang chocolate tapos flowers.
alam ko po na pag naging mas marunong ako mag-instrumento o sa mga pag ganun. Pag ano, di po ako nabubuli ng kaklase. Pag tinigil ko pa ba ako maging sasaya. Tapos pag nagbasa ako ng Bible na 5 chapters. Ang naisip ko po na pagbababa para po mapasaya po ang aking magulang at pagbabasa po ng Bible palagi po araw-araw. At saka din po din yung pagiging mabait ko din po at pagiging masunod ko din po. Para mapasaya ko po yung mama ko, dapat magaling po ako sa exam ko para hindi po ako mapagalitan ng mama ko. Siyempre rin ugali ko na makalit. Kasi minsan na pasaway. Ano ang prayer mo para sa kanya? Sana po yung mama ko po din na mahilo at sana po hindi na maging mapayat, magkaroon naman ng taba. Sana po hindi po ako lagi utusan kasi po nakakainis at sana po maging okay lang po siya. Prayer ko, kasama ko po siya ng matagal at gayon din, kasama rin namin si Papa din na kasama rin niya, experience din niya na meron siyang safe na husband. Praying na meron siyang good health at meron siyang sapat na kalakasan at resistance siya para pag-aalaga sa amin at pag-serve sa Panginoon. Sobrang tagal ko siyang makasama daw sa makabawi kami sa kanila. Maging maayos at maging kompleto kami. Nawa ay bigyan sila ni Lord na mahabang pasensya, good health at saka yun. Prayer ko is mababa pa yung boy niya para makasama ko pa siya din at lumago pa. Ang prayer ko kay mama ay pagkalooban pa siya ng maraming taon para makasama namin at ilayo sa anumang sakit o ramdaman saka sa anumang kapahamakan na halimbawa sa kalsada kasi palagi silang mabiyahe sa motor at saka sa pagkaloban pa siya ng karunungan tungkol sa maraming bagay na bababahagi niya rin sa aming mga anak. Siyempre, physical strength kasi nagtatrabaho siya. At siyempre, salvation din. Makasama ko pa po siya ng matagal. Yung luminaw ng pinakan niya. Tapos, kasama na po namin siya lagi mag-ready po siya malungkot sa bahay. Para di siya malungkot sa bahay. Para hindi ka maganda tsaka magpapreto ni Tagisas. Sana po lagi po siyang katabi at sana po hindi po siyang mawala. My prayer is, Mommy, we are the best happy family in the world. Ang aking prayer is sumaba pa yung life ni Lola and stay healthy tapos magpatuloy kay Lord. I know. Na maging malakas pa siya at patuloy siyang kumapit sa Panginoon. Mabuhay pa siya na mahaba, makasama pa namin siya. Kasi since bata pa lang ako, yung nag-work si Mama, siya na yung nagpalaki sa akin. Kaya hindi ko parang mas gusto ko pa siya makasama. Lalo na wala siya ngayon sa amin. Gusto ko lang siya kasama. Ang wish ko po kay mama po o kaya po pero yung gumaling na po yung ano yun po sa buto po at yung kasi po nahulog po kasi siya sa mangga po kasi tapos po yung ano ko po yung di na po ulit po siya magkasakit kahit kahilan po. Sana po kasi yung prayer ko po sana si mama po hindi na po siya mahilo, hindi po siya hindi po siya bent. Huwag na po siyang magpa-doktor po sa mata po. Kasi yung nag-hospital po siya, hindi po siya nakakita ng po yung nag,
nag-doktor na po siya, nakakita na po siya. Hello, Ma. Happy Mother's Day. Ikaw pa rin ang pinakamagandang nanay sa amin ni Kuya. Kahit na matanda ka na, ikaw pa rin ang the best mom ever. At maraming salamat dahil napalaki mo kami ng maayos ni Kuya. Siyensya na kung wala kami ni Kuya sa tabi mo ngayon. Sabi mo nga sa amin dati na kaya wala ka lagi sa amin sa bahay para magtrabaho. Ngayon naunawaan ko na, kami naman ang wala sa'yo para magtrabaho. Ang panalangin ko lang lagi sa'yo na mag-break, na ma-break mo yung record ni Metusila. Stay healthy and keep serving to the Lord. I love you, Ma, and happy Mother's Day. Ingat kayo lagi ni Jello. Love you. Gabi, Mama. Ako parang manok, maingay tuwing maga. Parang radyo dahil maraming... Walang signal. Maraming kwento. Parang washing machine. Maingay tapos pero maraming nagagawa. Parang putak tayo, putak na putak. Parang hangin. Wala lang. parang janelas. Numamalo. Ano kaya yung bigat kahit na ano? Ha? Wait lang. Para siyang araw nagbibigay ng liwanag. Parang libro nagbibigay ng karunungan. Wala. Parang ilaw gaya ng ilaw ng tahanan. May plus. Ang aking nanay ay parang kasimpli ng isang ulap. Adlaid lang. Si mama ay parang oriente kasi... Para siyang isang signal dahil kung walang signal, walang wifi.